Hello guys, so welcome back again sa channel natin. Meron naman tayong panibagong budget PC build, so wag na natin patagalin. Ang motherboard na gagamitin natin sa build na to is MSI ang brand. Ang model nito is A520M-A Pro. Ang chipset nito is A520 na socket AM4. So Micro ATX po ang motherboard na gagamitin natin. Ang processor natin is 4000 series na Ryzen 5 with 6 core 12 threads na meron siyang built-in na Radeon graphics. So, i-unboxing po muna natin ang ating processor. So, yung processor po natin, nakasilpa po. So, remind ko lang po kayong lahat, sa lahat po ng parts na ginagamit natin is brand new po lahat. So, sa loob ng box, makikita po natin dyan yung pinaka-processor. Yan po, meron po siyang kasamang sticker. And then, of course, hindi po mawawala ang manual. Okay, so, nandyan din po yung pinaka-box ng cooler natin. Nandyan po yung heatsink with fan. And then, yung heatsink po niya, nandun po nakalagay yung pinaka-thermal paste. Ilalagay na natin yung processor natin sa motherboard. Pero bago ang lahat, iangat natin muna yung lever niya. Yan, guys, konting ingat lang kapag maglalagay tayo ng processor natin sa motherboard. Especially, pag tatanggalin natin yung processor sa pinakalalagyan niya. Mahirap na baka malaglag natin dahil pag yan na bend or maputol, hindi na po natin magagamit ang ating processor. Sayang naman, ang mahal pa naman. Okay, so kung mapapansin ninyo, sa isang corner ng processor, meron siyang triangle. So, yung triangle na yan, itatapat natin doon sa triangle din, doon sa pinaka-motherboard. So, yan yung pinaka-guide para matama natin yung paglalagay ng ating processor. Madali lang naman ang paglagay niyan. Ipapatong nyo lang po yan doon sa motherboard, doon sa lagayan ng processor. Ilock na po natin yung lever. Next naman na gagawin natin is tatanggalin natin yung dalawang bracket na nakalagay sa motherboard. Meron lang yung apat na screw, i-unscrew lang po natin yan. So, doon sa dalawa na bracket na tatanggalin natin sa motherboard, huwag po natin itatapon yan, itatabi po natin yan, baka magamit pa po natin sa ibang pagkakataon. So, madali lang po tanggalin yan, walang kahirap-hirap. Yan, easy lang po ang pagtanggal ng bracket. So, next na gagawin natin is ilalagay na natin yung stack cooler dito sa ibabaw ng processor natin. Doon sa stack cooler, kung mapapansin ninyo, doon sa heatsink niya, meron na siyang kasamang thermal paste. So, hindi na natin kailangan maglagay ng additional thermal paste doon sa ibabaw ng processor dahil enough na po yung nakalagay sa heatsink. Sa heatsink natin, meron rin yung apat na screw. Itatapat natin yan doon sa pinagtanggalan natin ng apat na screw doon sa bracket. So, ito yung pinaka-thermal paste niya na nakalagay sa heatsink. Okay, so, i-align na natin yung mga screw ng stack cooler natin doon sa pinagtanggalan natin ng screw doon sa bracket. Bawat screw, tigta tatlong ikot lang muna. And then, after that, isagad na natin yung mga pag-screw. So, para mag-lock na siya. Kasi pag nilakman natin kaagad yung isang screw, sinagad na natin, may tendency na ma-disalign or baka hindi na maging maayos yung paglagay natin ng screw. Okay guys, so next naman is i-connect natin yung cable ng stack cooler. Kita po natin yung connector niya nasa bandang taas lang ng processor natin. I-connect lang po natin yan. So, medyo mahaba po yung cable ng stack cooler natin. So, ibubuhol lang po natin siya para hindi siya ma-messy. So, memory naman ang ilalagay natin. So, meron tayong dalawang stick ng memory na TIG 8GB. So, total of 16GB siya. Ang speed po niya is 3200 MHz. I-unboxing po muna natin yung ating memory. Mga nakasilyado po yan. Lahat po yan is brand new. So, para maipakita ko po sa inyo, lahat ng pyesa natin is brand new. Pinapakita ko po kung paano natin i-unboxing yung mga parts na gagamitin natin sa ating mga build. So, ilalagay na natin yung memory natin dito sa memory slot sa motherboard. Yung motherboard natin may notch yan, so itatapat din natin yung notch ng memory natin. Okay, so pag natapat na yan, yung both notch is ipepress na natin yung both side. Press lang natin para mag-lock siya. Okay, same procedure doon sa second stick ng memory na ilalagay natin. Pag natapat yung notch, press yung both side para mag-lock. I-double check rin natin yung lock doon sa side kasi minsan hindi yan nagla-lock. So, next naman na ilalagay natin is yung ating storage. Storage natin is a gigabyte brand. And then, NVMe M.2 SSD po ang ating storage. Okay, unboxing muna natin itong ating storage. So, yan. So, meron din siyang manual.
Oh, napakagagaang ng mga storage na natin ngayon. Compare naman sa mga hard drive dati. Ilalagay na natin yung SSD natin. Yan. So, bago natin ilagay yung SSD, prepare natin yung screw. So, yung screw niyan, guys, kasama na yan doon sa pinaka-motherboard natin. So, meron yan tatlo or four pieces na kasama. Yan. So, kumuha lang ako ng isang piraso dahil yun lang naman ang kailangan natin dito sa storage na ilalagay natin. Tatapat mo lang naman yung SSD na yan. And then, yung screw na gagamitin natin, yung maliit lang talaga, nakasama doon sa motherboard. Islagyan lang natin ng screw para meron lang siyang lock. So, dito naman tayo sa casing natin. So, i-unboxing po muna natin para maipakita ko muna sa inyo yung casing bago natin na gamitin. Okay, bago natin i-set up siya. So, medyo malaki yung ano nito, yung box compared do sa mga ibang mga micro ATX lang. Ito kahit micro ATX siya, medyo malaki yung box niya kasi yung mga styro po niya malalaki. So, ayan, yung casing natin. So, medyo nakarami na tayo ng bili sa gantong model ng ano, ng casing na to. So, kaganda kasi dito, napakasimple lang niya. Ayan, so, naka-tempered glass na rin tong gantong casing. So, micro ATX yung size nitong casing na to at meron siyang kasama na tatlong RGB pan sa front. Okay, so yung side panel niya naka door type siya, hindi siya yung V-screw. So isa yun sa maganda sa akin. Tanggalin na natin yung mga side panel nitong casing na to para madali tayong makapag setup ng mga ilalagay natin na mga parts dito sa casing natin. So ito yung mga kasama ng ano, casing, screw, mga shift tight. Yan. So ayan yung mga cable niya, medyo madaming cable yan para sa front panel. So, tanggalin na rin natin itong tempered glass. So, next naman is ilalagay natin itong backplate dito sa likod ng casing. So, tanggalin muna natin sa plastic. So, ayusin muna natin yung backplate natin bago natin ilagay doon sa casing. Paglagay nitong backplate, yung pinaka tatlong bilog, doon natin ilalagay yan sa bandang baba. Okay, tapos ipupush lang natin yan para mag-lock lang. Pag may tumunog, ibig sabihin na medyo nag-lock na yung nilagay natin backplate. Sa casing natin, meron tong anim na stand-off. Diyan natin ilalagay yung motherboard natin. Okay, okay. Natin ipapatong. I-align lang natin yung mga port do sa backplate. So, ilalagay natin ng mga screw, yung screw na meron parang gasket sa ibabaw. So, lalagay natin isa-isa yung mga screw. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw. Ang power supply naman na gagamitin natin sa build na to is yung brand na Dark Plus. 550 watts to. Ang model nito is a GP550. So, 80 plus bronze na rin to. Okay, so kagandahan dito is black rin yung cable niya. Ilagay na natin yung ating power supply sa casing. So, sa ilalim natin yan ilalagay. So, apat lang yung screw nyan. Yung screw nyan is yung kasama na mismo dito sa casing. So, meron yan libre na screw para sa ating power supply. So, after natin malagay yung power supply, yan, tatanggalin naman natin yung front panel. Ihilahin lang natin yan para matanggal natin yung front panel na cover. So, kaya natin tinanggal yan para matanggal natin yung tatlong pan. Kaya tatanggalin natin yan. Diba RGB yan. So papalitan natin ng ARGB. So, ang ipapalit natin dito sa tatlong RGB pan na to is yung dalawang 3-in-1 na ARGB. So total of 6 pan yon. Para meron tayo mailagay na tatlong pan sa front, tapos sa top makakapaglagay tayo ng dalawa, tapos doon sa rear is makakapaglagay tayo ng isa. So total of 6. So eksakto yung dalawang 3-in-1 na ARGB na pan na ilalagay natin.
Yan. So itatabi lang natin tong stock na pan nitong casing na to. Gagamitin ko na lang siya sa ibang mga casing. So mag-cable management muna tayo para mas madali natin ilagay yung ibang mga cable, yung mga connector na ilalagay natin sa motherboard. Una natin ilalagay dito sa motherboard is yung 24 pin. And then next is yung 4 pin. Yan. So kung mapapansin niyo yung cable natin, yung may connector is magkadikit yan. So 8 pin yan. Paghihiwalay nyo lang yan, yung isa lang ang gagamitin natin na 4 pin. So, i-connect lang din natin yan. Yeah, so, sa tabi lang ng processor yan. And then, next is yung USB 3.0. Okay, so, ang next naman is yung audio ng front panel and then yung USB na 2.0. Okay, so, yung audio muna ang ilalagay natin dito sa motherboard. So, sa connector ng audio, may kita nyo may isang bakante dyan. So, walang buta. So, itatapat nyo lang yan doon sa slot na paglalagyan na wala ring pin para mailagay natin na maayos. Okay, so next naman is yung USB connector. Yan. So, i-connect lang natin yan. Yan. Madali lang mag-connect yan guys kasi meron naman mga label na nakalagay. Next na ilalagay natin is yung sa front panel na connector. So, yun yung ilalagay natin sa JFP1. Okay, so ang una natin ilalagay dyan sa bandang taas yung power LED na positive. Ang katabi ng power LED na positive is yung negative naman. Sa katabi naman ng power LED is yung power switch. So, yan yung ididikit natin doon sa power LED na negative. So, sa baba naman ng power LED, doon naman natin ilalagay yung HDD LED. And then, ang katabi naman ng HDD LED is yung reset switch. So, yun yung pagkakaayos ng paglagay ng connector. So, pag nagkamali tayo ng lagay dyan, hindi talaga magagamit natin ng maayos yung front panel. Magkakaroon tayo ng problema. So, i-power on na natin yung ating system. Yan. So, para ma-set up natin yung BIOS bago tayo mag-install ng operating system. Follow lang nyo yung step by step ng pag-install natin ng operating system. So, meron naman tayong tutorial niyan sa mga video natin dito sa channel natin. Kahit yung ibang mga build natin ng PC, is meron din tayong tutorial doon kung paano yung step by step ng pag-install ng operating system.
Digital.